Okay, magandang magandang gabi po. Muli ang aming pagbati sa bawat isa. Kung napapansin niyo po, nasa iba tayong tahanan, nasa iba tayong eklesia. Ngayon po, tayong ngayong gabi ay nasa Ekklesia in the home, Talipapa, Novaliches, Quezon City! Yes, nasa Gamboa family po tayo ngayong gabi. At ngayon ay sineselebrate natin ang birthday ng ate Evelyn Gamboa. Happy birthday, Ate Evelyn! Happy birthday! Ang dalangin namin patuloy kang gamitin ng Panginoon sa mga plano pa ng Panginoon sa buhay mo. Alam ko, best is yet to come na mangyayari pa. Bigyan ka pa ng mahabang buhay para maging channel ka ng blessing. Hindi lamang sa amin, kundi sa lahat ng tao, sa lahat ng pasyente na na-encounter mo sa buhay. Kasi lagi tayo ang recipient ng blessing, you know? Amen, amen. Si, baka po kayo nagtataka. Nagkulay itim po ang buhok ng aking anak. Ito po, welcome po kay Carm. Yes. Kasama po namin si Carm sa ating eklesia, Bisita Ekklesia, kaya ngayong gabi, si Pauline po ay nag-beauty rest. Nag-beauty rest, kaya po ang kasama natin ay si Carm. Si Carm, at saka yung ating pong taga-gitara ay si Kenneth na nahihiya daw po siyang magpakita. At kasama din po natin sa background si Ate Tess, si Ate Evelyn, at si Lola Pepe! Mga backup singers po sila. Mamaya, madidinig nyo. Sila po ay nahihiya lamang magpakita sa camera dahil camera conscious po sila. But nevertheless, kasama po natin sila sa ating gagawing pag-aaral ngayong gabi. Kanina po, kumain kami ng mga maraming pagkain. Ano ba masasabi mo, Carl? Favorite ko pa yung embutido ni Tita Evie. Yun, busog po si Carl sa physical. At ngayon po, pagsasalu-saluhan natin muli ang salita ng Diyos. Excited na po ba kayo sa pag-uusapan natin ngayong gabi? Sige po, bago po tayo magsimula, umawit po muna tayo at magpuri sa Panginoon. Anong aawit natin, Sita? Kay katapatan mo. Napakatapat ng Panginoon talaga sa buhay ng bawat isa sa atin. His faithfulness never ceases. They are new every morning. Amen! Sige po. Kuya Kenneth! Go! Samahan po ninyo kami sa pagsamba sa Panginoon. Awitin natin yung katapatan mo. Ating mga backup singers. Mo, O Diyos, tunay at dakila, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsamba'y iaalay. Magpakailanman luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos. Amen. Tunay at dakila. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri't pagsamba'y iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman luwalhatiin ka. Panginoon, kaibutin mo sa atin.
Overwhelmed po ako sa lahat ng nangyari. And ang bilis, dahil 3 days na pala, napakarami na po nating napuntahan sa Urdaneta, sa family po namin. Ako po personally na wait lang, wala po tayong tissue. Personally talaga, na-bless po ako dahil nakarating po ang tayo sa aming tahanan. And talagang nakita ko rin yung father ko. Ano siya, very refreshing dahil first time kong makita si tatay ng ganun. And talagang nakurot yung puso ko. Sabi ko, Lord, dumating na ang pag-aari mo sa aming tahanan. Ayan, so dinideclare ko po talaga na ang pag-aari ng Diyos ay sumaamin din sa aming Ekklesia in the home sa Urdaneta. Ayan. Okay. Ang hina daw natin. Pasensya na po kayo dahil wala po kaming mic na pa-check. Palapit. Okay. Yan. Sige. Ilalapit natin ang konti. Ilalapit lamang po at nang may nag-comment na ang hina daw ng audio.
Yan, okay. Ayan, okay. So, malangas na po ba? So, sweetheart, ikaw naman, anong yung personal na... Reflection, experience, doon sa kanilang, sa ating ginawang bisita, Ekklesia. Yun, kami po ay natutuwa at bigyan kami ng pagkakataon na hindi lamang kami dati pumapasok sa inyong tahanan virtually. Yes. Pero nagkaroon kami ng opportunity na binigay ng Panginoon na makapasok kami ng actual sa bawat bahay ninyo, ng bawat bahay ng mga umaaten sa atin. Alam niyo po, ako sanay na, hindi naman sanay na sanay, parang alam ko na pag nagpunta kami, ganito ang mangyayari, mga tao, matutuwa, mabe-bless. Pero kahit alam mo na ang mangyayari, pag nadutun ka na sa actual, hindi mo mapipigilan yung overwhelming joy na mararamdaman mo na hindi lang kami ang pinapasok nila sa kanilang tahanan, kundi pinapasok nila ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Nakita mo yung, na-witnessan ko yung testimony of transformation ng Panginoon sa buhay nila. Mahirap isa-isahin, pero... Alam mo yung nakakaiyak every time na makakadinig ka ng testimony nila. Witness si Carm, dahil si Carm ang nagdo-document ng mga testimony. Sasabihin mo na yung mga sockbed natin, kaway-kaway, wala naman kami ginagawa, kundi magandang gabi po, salamat po, welcome po, na kami ay umakanta lang, kahit misa, nawawala sa tono, nagsishare ng aming testimony kung baano kabuti ang Panginoon, si Pastor, nagsishare ng salita ng Diyos. Pero alam nyo, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, pag talaga ito nagpumasok sa puso ng tao, you cannot help it, kundi yung transformation talaga ng Panginoon. Kitang-kita ko sa bawat mata, sa bawat ngiti, na bawat tao na nakasalamuhan namin. Ayoko pong i-preempt yung mga testimony nila. Pero yung apoy at init na nasa puso ko dati, aandap-andap na. Pero ngayon, parang hinipan at muling nag-alab. The passion, yung para mag-serve pa sa Panginoon. Naisip ko, I am on the right track. We are on the right track. Kung ano man po yung ginagawa natin, ipagpatuloy natin dahil may ginagawa ang Diyos. Amen na, uya na. So talagang siguro naramdaman nyo sa asawa ko yung overwhelming feeling niya dahil sa talagang na-inspire po kami. Actually, sabi ko nga, hindi po kayo ang napagpala kundi kami ang pinagpala ng Panginoon nung marinig namin yung mga testimony nyo. Minsan dumarating din kami sa punto na parang gusto na naming ihinto itong gawain na to dahil napapagod din kami. Pero every time na nakakarinig kami ng testimony, lumalakas kami uli. Ngayon, tatlong araw kaming nakarinig ng mga testimony ng mga kapatiran. Kaya, Carm, Sister Olive, tutuloy ba natin to? Tuloy na tuloy, yes. Po. Men. Palagay ko si Carm, talagang go na. Ano ba, yes. Carm? go na. Sa mga testimony pa lang po ni Sister Jen Tiglaw, grabe, mayak-iyak po ako. Iba po talaga ang transformation ni Lord. Iba po talaga pag si Lord yung nag-transform sa inyong tahanan. Oo, ganun din po yung mga unang-una yung mga taga-Ordaneta, no? Kila Melody Lanusa, yung mga testimony. Kaway-kaway kayo si ka. Sister Edna Krimas, yung mga testimony nila. Kung Tatay paano, Ador! Sila Tatay Ador, si Brother Larry Lanusa. Alam nyo, pagpalain kayo ng Panginoon yung bawat tahanan, bawat pamilya na inyong pinatutuloy ang Panginoon at ang kanyang salita sa inyong buhay. I tell you will never be the same again. So, kung iisa-isahin natin, Karma, no? Mula dun sa Ordaneta, tapos pumunta tayo ng Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan, and then the following day, pumunta kami ng Hagunoy, and then pumunta kami ng Plaridel, Bulacan, and then
dami nating kinain, grabe, yung pagkain pa lamang, grabe. Karen, ano masasabi mo sa, ilang beses ka nag-lunch kahapon? Kahapon, tatlong beses po akong nag-lunch, at nung dinner, nag-absent na po ako kasi hindi ko na po kaya, natulog na po ako agad. Ay, sabi po ni Karen sa akin kahapon, tita, pwede bang mag-pass na ako ng midnight snack? So, ang sarap bang mag-mission, Sister Karen? Yes, hindi ka lang busog sa physical na pagkain, kundi busog na busog ka rin dahil sa, yung Holy Spirit talaga ni Lord, nakikita mo talaga yung Holy Presence niya na kumikilos sa bawat isa na nami-meet po natin. Kanina po, dito naman sa Talipapa, na-meet namin na yung mga kasama natin sa Devo. Nice naming batiin yung mga... Kaway, kay Sister... Sister Juliet, Sister Baby June Estenor, Sister Marilyn Salvatierra, Sister Linda Cruz, Sister Genda Martin, Sister Bebs Perez, at Sister Feli Tuazo. Ayan, hello po. Sana nanunood po kayo ngayon at kasama po namin kayo ngayong gabi. Okay. Ayon. Natutuwa po kami na na-witnessan po namin kung paano po hindi lamang ang Ekklesia in the home na ko-confine sa isang sa pakikinig po. Ito po ay nag-i-spread out na. Natutuwa po kami kanina na-witnessan po namin si Ate Evelyn ko hindi lamang siya umaaten kundi gumawa na siya ng isang, nag-form na siya ng isang group ng mga kasumba niya, group ng kanyang mga pasyente, kaklasmate, para po mag-umpisa ng Ekklesia in the home. At purihin po ang Panginoon dahil siya ay patuloy na nagpapagamit sa Panginoon. At narinig ko rin yung testimony ni Ka Ningning, ano, na kung saan sa pamilya niya, meron na rin silang family, virtual devotion at nakikita-kita silang magkakapatid at yun nga na humingi siya ng dispensa sa akin, sabi ko okay lang as long as kayo naman ay nagpapagamit sa Panginoon. So handa na po bang lahat na makinig at magbulay-bulay ng kanyang mga salita? So sa gabing ito mga kapatid, sisikapin natin, maikli lang yung ating topic dahil gusto natin na mag-devote ng time sa pananalangin. Ang dami po naming nating dapat ipanalangin. Naalaman din natin na merong ilang mga pamilya o ilang mga dumadalo sa Devo na wala pa silang mga Bible sa kanilang mga bahay. At nagpipray kami, sana magkaroon sila ng mga Bible sa bawat tahanan nila upang meron silang nagagamit. No? We found out na... Ito po yung... Na-envision po namin habang kami po ay bumibisita sa bawat Ekklesia, ang dalab lang po namin ay walis at strawberry at gulay. Mas. Pero ngayon po, ang gusto po namin i-aim ay makapagdala tayo ng Biblia sa bawat tahanan. Yes. We are praying na may mag-sponsor or mag-provide ang Panginoon para makapagbigay po tayo ng Biblia sa bawat tahanan. Nice ko nga pala mag-testimony rin, ano? Kagabi, yung sasakyan ko, habang ginagamit namin, biglang, yung makina niya, merong kakaibang tunog, at very unusual yung tunog. And then, kagabi po namin naramdaman yun. Then, kanina umaga, dami po namin karga na masalubong. Then, kanina umaga, in-start po ulit, ganun pa rin. Na-witnessan ni Olive. By the way, nais namin batiin din si Tata Bo, Malyari, and Sister Tina. Hello po. Thank you for accommodating us last night na napaka-warm ng welcome nila sa bago nilang house. Yes, congratulations po. At yun nga po, na-witnessan nila talagang tumutunog yung makina ng kakaibang. Sabi ko, paano po tayo makakabiyahin nito at lipat-lipat sa ating missionary journey, yung sasakyan natin, mukhang may problema po talaga. Nag-aalala po kami mag-asawa dahil gahul na kami sa oras. Totoo po yun. Ginawa namin. Halika, sweetheart. Nilayhan sa amin yung bahay na nag-pray kami. Naka-uwi kami. Pagdating po dun sa talyer, sabi nung mekaniko, sir, wala naman pong sira. Wala naman yung tunog. Nawala yung tunog. So sabi ko, Lord,
kung yun ay isang kaparaanan mo para ipakita mo yung iyong kapangyarihan, yun yung isang testimony na naranasan ko kanina, yung sasakyan talaga, ay talagang merong kakaibang tunog dun sa loob ng makina. Pero thank God, nawala. And I hope hindi ito maka-apekto sa kanyang performance. Dahil di pa po kami tapos sa aming Ekklesia. Nangangalahati pa lang tayo, Carl. Tapos yung journey namin na pupuntahan. Okay. You pray for us na makarating at makabalik po kami ng Baguio ng safe. Yes. Hindi lang po ng bagay. Bukas na, gabi na eh. Bukas na. Magde-demo pa tayo. Magde-demo. Okay, so simulan na po natin yung ating gawain. At ang ating pong paksa na pag-uusapan ay mula pa rin po sa 1 Samuel chapter 9, 1 to 27. Pero I hope kayo po sa pagbabasa ninyo ng, o pakikinig ninyo ay mag-advance reading na po tayo dahil tayo nga po ay nasa series ng Book of 1 Samuel. At kung mapapansin po ninyo, winakasan po yung chapter 8 na kung saan yung mga tao, they are asking for a king. Okay? Doon nagtapos yung chapter 8. Yung mga Israelita, ayaw na nila na ang Diyos ang kanilang maging hari ng kanilang buhay. At nagde-demand sila ng human king. Okay? Medyo malungkot po itong pangyayari na ito, no? After several years na they experience peace, prosperity, andun yung kanilang rejection sa Diyos, no? At bagamat ang Diyos ay hindi po nalugod doon sa naging behavior ng mga Israelita dahil deliberately they rejected God as their king. At ang gusto nila ay magkaroon ng human king just like any other nations surrounding them. Gusto nila tularan yung mga ibang bansa na magkaroon din sila ng hari. Okay? Bagamat hindi po nalugod ng Diyos doon sa kahilingan yon ng mga tao, but He chose to answer their prayer. Okay? Tinugod pa rin ang Panginoon yung kanilang kahilingan. Kaya nga, alam mo, I think isa sa lesson na dapat nating matutuhan dito, mga kapatid, doon sa kwentong ito, be careful what you ask. Be careful. Be careful what you ask. Maging maingat po tayo doon sa kung ano man yung hinihiling natin at dinadalangin natin sa Panginoon. No. Kasi kung hindi tama yung hinihiling mo at hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, eh what if tugunin ng Diyos yung kahilingan na yun? At ganun nga po ang nangyari. Hindi, bagamat hindi, ang tawag dun eh, hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Pero dahil hinihiling nila, pinagbigyan sila ng Panginoon. O sige, bigyan sila ng hari, inutusin niya si Samuel na humanap ng kanilang magiging hari dahil tinanggihan nila ang Panginoon bilang hari ng kanilang mga buhay. So makikita po natin dito, mga kapatid, no? Nagsimula na po yung tinatawag na from theocracy to monarchy. Ano bang ibig sabihin ng theocracy and monarchy? Yung theocracy po, ibig sabihin, God is their king. Theo means God. Krasi, yung government, parang God is their ruler during that time. Pero ayaw nila sa Diyos, pumunta sila sa monarchy. No? Meaning yung human government na kung saan ang tao na ang nagrurule sa kanila. At dito po natin makikita sa chapter 9 kung paano pinili ng Diyos. Paano tumugon ang Diyos doon sa kanilang kahilingan? At unang katotohanan po na makikita natin sa puntong ito ng Diyos, no? Si Lord. God is at work in answering our prayers. Kaya nga, be careful what you ask. Because God is at work in answering our prayers. Bagamat hindi yun yung tinatawag na
decreed will of God. Kung minsan si Lord, pinapahintulutan niya yung tinatawag na permissive will ng Diyos. Okay? Decretive and permissive will ng Diyos. At dito makikita natin mukhang yung permissive will ng Diyos. Meaning, pinahintulutan niya yung kahilingan ng mga Israelita. At kung anumang uri ng leader yung kanilang pipiliin, o magiging hari ng kanilang bansa, eh, they deserve it. Kasi yun ang hinihiling nila. So, dito natin makikita yung katangian ng susunod na hari o kauna-unang hari ng Israel. Okay? So, dito, sa verse 1, basahin po natin yung verse 1. At dito natin makikita, sabi rito, there was a wealthy man, influential man, named Kish, from the tribe of Benjamin. He was the son of Abiel, son of Seror, son of Bekora, son of Apia, of the tribe of Benjamin. His son, Saul, was the most handsome man in Israel, head and shoulders taller than anyone else in the land. So, wow! Very ideal. Ano? Kung tutusin, yung susunod na hari ng Israel, ang pangalan ay Saul from the tribe of Benjamin, mula ang kanyang father, ang pangalan ay si Kish. At si Kish, sabi ng banal na kasulatan, ay isang very prominent person dahil mayaman itong si... So can you imagine, Carl? Tall, handsome, and rich, very ideal, ano? Wow, sana all, ano? Baling mayaman to siya. Bonus na lang, ano? So parang, kung iisipin mo, yung credential nitong si Saul, no? Tall, and handsome, and then from a rich family pa. Now, if you will notice, no? Yun yung kanyang social standing, no? Yun yung social standing ni Saul. Galing siya sa pamilya na medyo maunlad yung kanilang pamumuhay. Ngayon, makikita rin din natin dito yung tinatawag na stature ni Saul. Isa siyang tall and handsome. So, pag ang Bible nagbigay ng description, tanggapin mo yun na pag sinabing tall and handsome, imaginein mo yun, tall and handsome, no? Sabi nga, Saul's head and shoulder taller than anyone else in the land. Siguro mga six-footer po itong si ano, no? Baka higit pa. Mataas eh. Higit pa siya sa lahat eh. Binanggit po dito. And then, makikita natin yung kanyang social status at nakita natin yung kanyang spiritual status. That Saul was chosen by God to rule His people. Tumulon po tayo sa verse 17. Makikita natin, sinabi ng Panginoon kay Samuel bilang propeta. Tinuro ng Panginoon kay Samuel kung sino yung magiging susunod na hari ng Israel. Sabi ng Panginoon sa verse 17, when Samuel saw Saul, the Lord said, that's the man. Wow. That's the man. He's the one. He's the one. Oo. May ano eh, no? So that the man I told you about, he will rule my people. So, si Lord, makikita natin, he was so gracious, ano? Pumili siya ng isang lalaki na magru-rule. Parang si Lord, no? Okay, ayaw nyo sa akin. O sige, bigyan ko na lang kayo ng human king. Ito na si Saul. Siya na yung magru-rule. Okay? Pinagbigyan ng Panginoon. Oo. So, makikita natin, no? God is at work in answering our prayers. Kaya mag-iingat kayo sa inyong mga ipapanalangin. Mag-ingat po tayo sa ating mga kahilingan sa ating Panginoon. And then makikita rin natin dito, mga kapatid. God is at work in our family history. Sometimes, akala natin, walang kinalaman yung ating family background. No?
sometimes, yung mga family background natin, stepping stone natin yun upang maabot natin yung mga pangarap natin sa buhay. Maring galing ka sa isang ordinaryong family, galing ka sa mahirap na i-family, pero paalam nyo, pag ikaw tinawag ng Panginoon, pag ikaw ay pinili ng Diyos, kapag ikaw ay hinirang ng Panginoon, regardless kung ano man ang iyong family background, i-define ng Panginoon yung mga nakaraang, at yun ay magiging parang stepping stone mo lamang. Okay? No, katulad natin, di ba? I mean, yung family background natin, galing tayo sa mga ordinaryong family lamang, and yet, hetong tayo ngayon at patuloy tayong ginagamit ng ating Panginoon upang maging mensahero niya. Sino ba makapagsasabi na si Pastor Arnel ay gagamitin ng Diyos? Sino ba makapagsasabi si Olive? Ganun din si Sister Carm. Lahat tayo, lahat kami, ay galing sa mga ordinaryong family, pero makita natin, pero pag ikaw ay pinili, tinawag, hinirang ng Diyos, makikita mo kung paano kikilos ang Panginoon sa iyong buhay. Ano? So dito makikita natin si Samuel, pinili niya, makikita natin si Lord, pinili niya si Saul. Kaya nga sabi niya kay Saul, sabi ni Lord, that's the man. He's the one. Okay? He will rule my people. Patay tayo. That's the man. Kasi kaya sabi ko, you're the one. Yeah. Thank you, ha? Wait po, ha? And if you will notice, ano, si Saul po, meron siyang tinatawag na humble beginning. Kung tutuusin, yung state of mind nitong si Saul, maganda naman eh. No? Meron namang magandang katangian din si Saul. Unang-una, I think yung kanyang humility. During the early stage ng kanyang, nung ipinakilala si Saul, makikita natin dito yung kanyang humility. No? Yung kanyang humble attitude. Saan natin makikita yan? Sa verse 21. Okay? Carl, meron ka bang verse 21? Pakibasa mo nga kapatid. Verse 21. Saul replied, but I'm only from the tribe of Benjamin, the smallest tribe in Israel, and my family is the least important of all, the families of the tribe. Why are you talking like this to me? Wow! Parang ano yan, no? Parang may dating, ano? Na kung saan, sabi ni Saul, ano? Ako ay galing sa pinaka-least of my tribe, sa tribe of Benjamin, the smallest tribe in Israel. And my family is the least important of all my families. So, galing siya sa isang, sabi natin, hindi tanyag, hindi sikat na pamilya, from the smallest tribe of Benjamin. No, sometimes, tayo po ay, naapektuhan tayo kumisan dun sa ating mga family background, family history, yung ating insecurity, yung ating self-esteem, yung ating security, kumisan nakadepende dun sa ating mga nakaraan. No? Pero dito natin makikita na si Lord ay regardless dun sa ating family history, God is at work. Even in our family history, God is at work in answering our prayers. At dito natin makikita rin, mga kapatid, no? Ito na nga yung permissive will ni Lord, na God is at work in fulfilling our plans. Okay, gusto nyo itong plano nyo? O sige, pagbibigyan ko kayo. Kaya, oo, pinagbigyan ng Panginoon. Ginusto niya yan eh. Ginusto mo yan eh. Sige, go. So dito, makita natin, Saul received special message from the Lord through Samuel. Ano sabi niya? Samuel said, stay here for I have received a special message for you from God. So, meron talagang special message
si Samuel, ang Diyos sa pamamagitan ni Samuel para kay Saul. So ano ba yung special message na dineliver ni Samuel kay Saul? Verse 7, after these signs take place, do what must be done, for God is with you. Actually, nakita ko dito, si Tarn, si Lord, binigyan naman ng opportunity si Saul to shine and to, he has given the opportunity to rule. To give his best. To give his best and to rule his people well. No? In fact, sabi nga niya, for God is with you. Andun yung affirmation ni Samuel. Now, sabi sa verse 9, Twitter, pakibasa mo nga yung verse 9. As Saul turned and started to leave, God gave him a new heart, and all Samuel's signs were fulfilled that day. Wow! Hindi lang God is with Saul. Kung hindi, sabi dito, God gave him a new heart. God gave him a new heart. Meaning, God gave him a new opportunity. God gave him a new chance upang ayusin ni Saul yung kanyang pamumuno bilang kauna-unahang hari ng Israel. So dito natin makikita that God is at work in fulfilling our plans. May maganda siyang plano eh. Kaya kumisan, pag na-miss mo yung magandang plano ng Diyos, doon na, sasabi tayo. Nadinig mo ba yun, Tan? Tinuro ba kita? Okay. Sometimes, you will miss the opportunity. Dahil, yun nga, kung kalooban lang yan ng tao, mangyayari yan. Pero, hindi mo alam kung ano magiging consequences nung mga desisyon na ganyan. Now, ibibitin natin sila sa gabing ito. Gusto ko ibitin talaga kayo sa gabing ito, mga kapatid. Kasi gusto ko magbasa sequel, kayo. No? Sequel. Basahin ninyo yung 1 Samuel, chapter 10, 11, 12, ipagpatuloy nyo yung pagbabasa. Alam niya, napakaganda nitong topic natin sa 1 Samuel. Kasi nalalapit na yung ating election. May kinalaman to. Hindi ka naman nagka-campaign. May kinalaman kasi to sa nalalapit na eleksyon, lalong-lalo na sa pagpili natin sa ating mamumuno sa atin. So, may kasabihan nga, ayon kay John Maxwell, everything rises and falls on leadership. Titignan natin kung magra-rise ba o magfo-fall yung leadership ni Saul bilang unang hari ng Israel. Kasi nag-demand sila ng hari. Si Saul ang unang monarchy. The first king of Israel is none other than Saul. Pero abangan yung susunod na kabanata. Huwag po kayong bibitaw. Huwag kayong bibitaw sa susunod nating pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Malalaman natin kung nagtagumpay ba o nagkaroon ng kabiguan si Saul sa kanyang pamumuno bilang unang hari ng Israel. Amen. 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 Sige po, manalangin na po tayo, mga kapatid. Sa gabing ito, O Diyos, alam po namin that you are at work. Even hindi po namin nakikita kung paano ka kumikilos kuminsan, pero hindi ibig sabihin nun you are absent. Lord, you are at work, O God, sa buhay namin, sa aming mga family, sa aming mga ginagawa, kung kami man po ay mga estudyante, o kaya kami po ay mga empleyado, o kaya kami mga magulang. Meron kang ginagawa eh. Kaya lang kuminsan, hindi namin nakikita yung iyong pagkilos. You are working behind the scene of every event na nangyayari sa, even sa aming kasaysayan, sa aming history, Lord. You are at work.
meron kang ginagawa. Even sa panahong ito ng pandemic, I know, Lord, you are at work. At nakita namin yan nung kami nagkaroon ng pagkakataon na bumisita sa iba't ibang mga tahanan. Narinig namin yung kanilang mga testimony, O God, na kung saan kumilos ka sa puso nila, sa buhay nila. Nakikita namin, Panginoon, binuksan mo ang kanilang mga puso, binuksan mo ang kanilang mga isipan, binuksan mo ang kanilang mga tahanan, at binuksan mo ang kanilang mga palad upang tanggapin kanila sa kanilang mga buhay. Father, we thank you because you are the God who is at work in fulfilling our plans, in answering our prayers. Kaya nga, ang lessons learned namin sa gabing ito, be careful with what you ask. Kasi ang Diyos pwedeng tugunin yung hinihiling mo. Maaaring mang si Lord ay magbigay ng kanyang permissive will, i-allow niya kahit hindi yun talaga yung original intent niya. Pagbigyan tayo kung ano man yung mga kapritsyo natin at mga kahilingan natin. Subalit, in the end, makikita natin na tayo rin ang mahihirapan. Tayo rin ang mapapahamak dahil sa mga desisyon natin. Kaya doon pa lang sa prayer, Lord, sa mga kahilingan namin, turuan mo kami na matuto na kami sa mga karanasan ng ibang tao, lalo na sa kahilingan, naging kahilingan ng mga Israelita, nag-demand sila ng human king, samantalang meron naman silang Diyos na siyang hari nila. Panginoon, tulungan mo po kaming lahat. Especially sa panahon namin ngayon na patuloy po rin namin kayong kilalanin bilang hari ng aming mga buhay. Lord, maghari ka sa buhay ko, maghari ka sa pamilya ko, maghari ka sa aming church, maghari ka sa aming community, maghari ka sa aming city, maghari ka sa aming bansa, sa aming country. Lord, maghari ka sa buong mundo. Makilala ka at ikaw pa rin ang kilalanin naming hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. You are at work, O God. Even in our family history, ano man yung mga nakaraan namin, ano man yung family background namin, lahat yun ay stepping stone mo, Panginoon, upang kami ay ma-fulfill yung destiny, yung plan and purposes mo sa aming mga buhay. Kaya nga sa gabing ito, we thank you. Because you are the sovereign God. Nakita namin yung katapatan mo, yung kabutihan mo. Nakita namin mula sa salita mo na pinag-aralan namin that you are there. Hindi mo iniiwan ang iyong bayan. Hindi mo iniiwan ang iyong mga tao, Panginoon. You are continuously reigning and ruling your people even sa katigasan ng kanilang mga ulo. Hindi mo sila binibitawan, hindi mo sila iniiwanan. Bagamat they are becoming stubborn, O Lord, and yet your love is more stubborn than the stubbornness of the people. Kaya ang Panginoon, we thank you for your love for your people. Hindi ka nag-give up sa amin. Kumisan nagiging pasaway kami, pero patuloy mo kaming ina-uphold sa iyong mga kamay. God, sa gabing ito, patuloy po namin pinadalangin yung bawat pamilya, yung bawat tahanan. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. Maghari ka sa bawat pamilya. Lalong-lalo na sa mga kasama namin sa devo na ito. Lord, continue to rule and reign in their lives, in their families, even in their workplace, saan man sila naroon, maghari ka sa kanilang mga buhay. Thank you for tonight, Lord. Salamat sa mga nais ko pong ipagpasalamat sa inyo. Yung mga pamilya na nabisita namin. Panginoon, continue to bless their lives. Makilala ka pa nila ng lubusan sa kanilang mga buhay. Maranasan ka pa rin nila sa kanilang mga buhay. Makita nila yung glory mo. Mag-manifest ang inyong presence. Dinggin mo ang kanilang mga dalangin. Patunayan mo na ikaw ang Diyos na buhay. Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Diyos na tumutugon sa panalangin. Diyos na hindi nagsasawa na
ihayag ang iyong kaluwalhatian sa amin. Panginoon, we honor you, we glorify you. Salamat po. Salamat po. At doon po sa mga regular na dumadalo o nanonood sa amin, bless their lives. Doon po sa mga nagsishare, O God, ng link na ito, yung double portion of your blessing be upon them, O God. Ganun din, Panginoon, doon sa mga tao na nanonood sa amin ng replay, sa replay na lang sila nakakalot, bless them as well. God, we thank you for this wonderful opportunity to serve you. Na ngayong pandemic na ito, ginamit mo ang platform na ito upang abutin pa namin yung iba pang mga kaluluwa na pinili mo, hinirang mo, tinatawag mo for your honor and your glory. God, salamat po sa gabing ito. We give you all the praise and all the honor, Lord. Be glorified, O God, in our lives, in our families, in our ministries, in our workplace. Maluwalhati ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen! Amen! May the will of God always reign in our lives. Ay, amen po ba? Maraming salamat po. Tapos muli, Cam, ano ba ang feeling ng kasama ka sa Devo na live? Iba po pala yung feeling pag may kasama. Ayan, may interaction po. Kesa yung nagsasalita lang po tayo nung walang kasama. Ayun. Okay. Ate Cam, maraming salamat po dun sa mga nag-share. Thank you for your partnership with us. Kasi po, hindi lang po namin kakayanin na yung mission na i-share yung gospel sa pamamagitan na kami lamang o mga social media lamang or mga tiga CHCC lamang. Kaya, pag share nyo po itong ating link sa inyong friend, nagiging partner po kayo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Thank you so much, Sister Carl. Okay. Do the honor, please. Sige, babati na po tayo sa ating mga tagapanood. Bago ko pa makalimutan dito, nanunood din po ang mami ni Ate Melody Lanusa, si Mami Marlene. Hello po. Mami po natin sila. Yes, magandang gabi po, mami. Ayan, meron din po, I think bagong viewer po siya, si Miss Sunshine Aventura ng La Union. Ayan. Wow, welcome! Shout out po. Okay, Ate Edna, Nanay Lolita, Tatay Ador, Ate Che, Pauline, hello, beauty rest ka lang dyan. Tita Emma, Ate Faith, Brother Roberto Gonzalez, Ate Kuya Alduin, yes. Ate Melody Lanusa, Kuya Larry, Melay, Jelay, Mami Marlene, Sister Jonah, Brother Sean. Ngayon, pag binabati natin yung pangalan, hindi lang pangalan. Oo, ngayon, may mukha na ako kasi imagine. Yes, go ahead. Okay, Brother Reynaldo Gonzalez, Brother Jubes Lopez, belated happy birthday. Jubes! Ate Arlene Uson, hello. Hello, Arlene. Kaya nakita na namin si Arlene ng sa matagal na panahon na hindi nakikita. Sister Aneline Flores sa Israel, magkita-kita din po tayo soon. Tita Joan, Tita Jerry. Kuya Jerry. Sister Suzette Unpainado, hello! Yes! Isa mo, may pa-hello na sa alam na, alam. Sister Marivic Villasenor, na-miss po namin kayo sa, hindi po namin kayo na-meet. Yes. Kuya Rex Agusti, Ate Rachel, Sister Glad, Ate Sha, and Sister Viola, Kuya William, Pastor Gilbert, Nanay Esther, Tatay Cesar. Yes! Memorize na. Inaalala niya yung mga dumalo nung dinner. At nagpakain sa atin. Grabe. Masasarap. Okay, Sister Zen. Yes. Pastor Moises Manzano Gamata. Hello po. Ayan. Pakala ko si Luis Manzano. Brother Vic de Rosario Jr. Hello po. Hello sa brother ko. Judith Kawai-Kawai. Thank you. See you tomorrow. Sister Merly Locahin. Ryan James Espero.
Daniel Olivas, pinsan ko po ito. Welcome! May bago tayong viewers. Sister Marlene Antonio, Brother Darwin Centeno. Darwin! Hello, Darwin! Oh, may budget mo. Oh, yes, Darwin! Sa Tuesday, Darwin! Sa Hagunay po ang mga to. Sister Jen Tiglao, hello! Yes. Hello! Sister May Almuete Lanusa, Brother Caloy de la Cruz, Sister Eloy Saligia, Maylid San... Pastor yun! Santos, Pastor Caloy, okay. Sister Mabel Makadangdang, Sister Weng Ferrer, Sister Olympia Mateo Jimenez, hello po. Kaning din! Hello Sister po. Abby Cuervo, Sister Enrique Castillo, Sister Leonora Calyon Katunggal, Sister Lily Salanga, sorry, hindi po namin kayo na-meet, pero sana po nakarating po sa inyo ang aming mga kasalubong. Sister Judith Pascual, Mami Lenny Reliera, Sister Mami Lenny, I miss you, Mami Lenny. Sister Nerissa Aduka, hello, nagkita na rin po. Salamat yes. Sa magsarap na mga pinapay na pasalubong. Kasama si Sister Risa Posejo, yes, Brother salamat. Al, Narration, Sister Marnie Million, Sister Glenda Martin, hello, yes. Kasama po tayo kanina. Sister Beth Centeno de los Arios. Kabit! Ayan! Hello po! Sino ang asawa? Si Brother Bolong de los Arios. Yes. Po. And Brother Boyong, ang kanilang anak. Ayan. Ang kanilang anak na babae. Estelle. Estella. Estelle. Basta Estelle. Ayan po. Hello. Sister Tess Santos. Sister Fez Santos, yes. Sister Maureen Angeles Santos, si Fez Santos. Sister Dixie Ann, hello. Oy, namin si... Sister Bebs Perez, ayan, magkasama po tayo kanina. Sister, ay, Brother June Aduka, hello, na-miss po namin kayo. Sister Erlinda Cruz, hello po. Mami Erlinda! Mami Erlinda! Yan, may mukha na si yes. Mami Erlinda. God bless you! Brother Timothy Camorongan Valdez. Oy, Pastor Team. Thank you for joining us tonight. Sister Maurita Alcaraz. Sister Yumisel. Namiss namin kayo, Marie. Sister Christina Malyari. Hello. Hello, Amina. Thank you. And Sister Baby Jun Estenor kay Tita Tess, kay Tita Evelyn, Tita Obed. Ayan. Si Tenet, si Makmak. Tisha, hello. Lola. Lola Pepe! Yan ang mga Lina. The Araceli, Darisan, ano rin, Flores, sinabi mo na? Apo. Oh, Agnes! Tito Ben, Tita Judy! Hello yes, Tito po ben. Sa inyo lahat. At sa lahat ng mga hindi po namin nabanggit na hindi na, na-miss namin dito sa aming record. Maraming salamat po for joining us. Sister Maribik Villasenor. Sister Cecilia Armonito. Na-miss namin ikaw ngayong araw na ito, pero naiintindihan namin dahil nasa Pampanga ka. Maraming salamat po sa hindi nyo pagbitiw araw-araw. Patuloy tayo magsasalo-salo ng salita ng Diyos gabi-gabi. Tandaan nyo, God is at work. Sometimes amen. Behind the scene, pero ang Diyos pa rin ay patuloy na humikilos sa ating mga, and be careful with what you ask. Amen. Thank you so much and good night. God bless. Don't forget to share, like, and subscribe. Salamat po. God bless. Good night. Abangan niyo po kami muli sa mga susunod naming journey. Yes! Pagpapatuloy ng Ekklesia. Bisita! Bisita! Ekklesia! Ayan, mag-practice po tayo.